isa't isa. Amen. So masaya po higit sa lahat ang Diyos dahil nandito po tayo. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. So sa umagang ito, with joy, with thanksgiving po ay let's praise our Lord. Amen po ba? Amen. So tayong lahat po ay tumayo sa umagang ito. And let's start our praises and worship sa ating Panginoon. So before we start, tayo po ay umawit po muna sa Kanya ng I am a worshiper. Alam niyo po ba sabi sa Bible na lahat tayo ay worshiper? Amen po ba? Kaya kahit nasaan man tayong lugar, ano man yung ginagawa natin, we can praise our Lord. So we are worshipers. Huwag po natin kalimutan yung ating identity. So sa umagang ito, let's sing together. Me to worship, Lord my God, I worship you, my King. Wherever I'm made, Lord, I look to you, and I worship you and you alone, my soul. The Father Almighty, maker of heaven and earth, in Jesus Christ, His Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He rose again from the dead, ascended into heaven, and sits on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Pangunahan po tayo ni Brother Melchor for our opening prayer. Let us pray, mga kapatid. Ama ang banal na mga kapangyarihan sa lahat, O Diyos, narito po kami muli, dumudulog sa iyong harapan na mayroong pagpakumbaba at papasalamat, Panginoon O Diyos.
Lord, sa araw na ito, Panginoon, taos puso po kami na papasalamat, O God, na ibinigay niyo at pinagkaloob ang araw na ito, O Diyos, na kung saan, Ama, kayo amin purihin, dakilain, Ama, at ikaw lamang, O Diyos, ang itataas namin, Ama. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito, na kahit, Ama, na limitado, O Diyos, ang pumarito, O God, maraming maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataon na ito na kung saan, O Diyos, kami ay makapag face to face, O Lord, upang kayo, Panginoon, iangat, sambahin at dakilain, O Diyos. Lord, maraming maraming salamat, O Diyos, sa araw na ito. Nawa, O Lord God, patuloy niyo po kami gabayan at patnubayan. Lagi niyo po kami ilayo sa lahat ng mga kapahamakan, disgrasya man at sakuna, O Lord God. Lord, dinihiling din po namin ang patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkakamali sa inyo, O Lord, dahil tao lamang kami, O Diyos, na mayroong kahinaan, O Lord, at minsan nakakalimot, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Ama, ang iyong lingkod, Sister Bib, na kung saan, Ama, siya magpahayag ng iyong salita, O Lord God, at tulungan niyo po siya bigyan ng sapat na katalinuhan at kaalaman, Panginoon, upang ipahayag ang iyong salita sa araw na ito, Panginoon. Lord, Panginoon, ipadama niyo po sa amin, sa bawat isa, O Lord God, sa aming mga puso at isipan, ang iyong presensya, Ama. Nais po namin, Ama, maramdaman ang iyong presensya sa umagang ito, O Lord God. Ang bawat ministry, O Lord God, patuloy niyo rin po sila bigyan ng sapat na katalinuhan at kaalaman. Lalong-lalo na si Pastor Kim at si Samonim, O Lord God. Patuloy niyo po sila gabayan at patnubayan at bigyan ng sapat na kalakasan sa araw-araw, Panginoon. Lord, purihin po kayo, O Diyos, sa umagang ito at sa oras na ito, taos puso mo namin binabalik ang lahat ng kapurihan at taos puso mo papasalamat sa iyong banal, dakila at matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at sarili tagapagligtas. Amen. Nakatayo and let's praise and worship our Lord. Bigyan po natin ng malakas sa palakpak. Nangunahan po tayo ni Brother Kirby for our praise and worship. Ayun po, magandang umaga po sa lahat. And kumain na po ba tayo? Yan, parang wala po, parang hindi pa po tayo nakakain ah. So dapat po ngayon pa na kailangan malakas tayo kasi ngayon may pandemic. And ngayon dito po tayo ngayon para magpuri sa ating Panginoon. Let's start it. Wag na natin po patagalin. Let's sing po. Ayan po, i-blackback po natin ang ating mga kamay. Turning to wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. We sing. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God, our God is greater,
I got it stronger. God, you are higher than any other. I got a healer, awesome in power, our God. Our God, yeah. Water turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Our God, we sing our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, the world can stand against. And if our God is for us, then who could ever stop us? Then if our God is with us, the world can stand against. We sing our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? Then if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand minsan papalakpakan natin ang ating Diyos na mataas. Tayo ay magpatuloy sa ating pag-aawitan. Let's sing Waymaker. Thank you.
Oh,
aming Panginoon, maraming salamat po sa oras na pinagpuriyaan namin. Naway, maayos na po ang lahat, Lord God. And ngayon, 2021, Lord God, kayo po ang gumabay sa amin, Lord God, sa lahat ng mga magdadaanan namin, Lord God. Alam namin na kaya namin ito, nakasama ka, Lord God. Ikaw po ang nagbibigay ng lakas sa amin. At patbigyan niyo po ang minapatuloy. Goodbye, Lord God. Kayo po ang magbigay ng liwanag sa amin ngayon, 2021, Lord God. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po tayo makaupo. And before po tayo makarinig ng salita ng Diyos sa umagang ito, let's pray po personally sa ating Diyos. Tulad po ng ating inawit, let's pray to our God, who is our way maker, who is our miracle worker, ang ating Diyos na promise keeper, and ang Diyos na ating light. So tayo po ay manalangin sa umagang ito na let's all receive yung word of God sa umagang ito, and let's acknowledge the Holy Spirit to be with each of us. And let's pray for our speaker, kay Minister Beverly, sa umagang ito na the Lord use her and her word, may God word, and maging direct po sa ating mga puso. So let's pray together po. Heavenly Father, we thank you so much, God, for this morning. Thank you, Lord. And we declare that you are our waymaker, promise keeper, miracle worker, and our light, O God. Sa umagang ito, God, we acknowledge you, Panginoon, sa bawat sulok po ng tahanan mo na ito, Panginoon, na magmanifest po yung kapangyarihan mo, yung Holy Spirit mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, gamitin mo po ang bawat isa sa umagang ito. Especially, Lord, gamitin mo ang iyong lingkod na magsasalita po ng iyong salita sa umagang ito. Itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw lamang ang mahayag makita sa kanyang buhay. And your word, Panginoon, ay maging living word sa buhay po ng bawat isa sa amin na nandito, Panginoon. At ito ay magbigay sa amin ng great joy, ng great hope, Panginoon, at Lord, ng malaking pananampalataya sa iyo. Salamat, Ama. Salamat, Ama. Salamat, Ama. Lord, tinataas po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So palakpakan po natin ang Diyos na buhay, at tayo po ay makakarinig ng mensahe ng Diyos sa umagang ito. Ibigay po ng ating Minister, Minister Beverly. Amen. Good morning po. Ayan, malakas po ba yung boses? Ayan. So, ngayon po ay naninibago po ang lahat, no po. Hindi po ako sanay na makita kayong nakatakip yung inyong mga bibig. Hindi ko po nakikita yung smile. Kahit na nakasmile, nakatago. So, bawat isa po sa atin ay parang naninibago po, di ba? Second time na po ng ating pong online worship, at ako po ay nagagalak na muli sa taong 2021, nakatayo po ako sa inyo pong harapan. Palakpakan po natin ang Diyos. Yan. At sa umaga pong ito ay marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Kung iisa-isahin po natin sa buhay natin, bawat isa po sa atin, merong bagay na dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Amen po? Ako po ay maraming bagay yung dapat kong ipagpasalamat sa Panginoon. Taong 2020, grabe yung naranasan po natin sa buhay. Hindi po natin pwedeng sabihin, ay, itong kapatid ko walang naranasan sa taong 2020. Lahat po tayo, wala pong excuse. Lahat po tayo nagdaan sa sitwasyon na para bang sinubok yung pananampalataya po natin. Amen po ba? Pero ito yung bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil buhay ako. Salamat, Panginoon, dahil meron akong lakas. Salamat, Panginoon, dahil kumpleto. Kumpleto yung pamilya ko. Amen po ba? May isang bagay po ako nalaman. Napakahalaga. Amen. Yung suporta ng pamilya. Amen po? Kahit anong hirap, kahit ano yung pinagkakaanan, napakahalaga na merong Kristo sa pamilya ng bawat isa po sa atin. Isipin niyo po yung mga tao na walang Kristo sa kanilang buhay. Isipin niyo po yung mga tao na walang Jesus sa kanilang buhay. Maraming pagsubok yung naranasan nila. Nag-give up sila sa buhay nila. Hindi na nila naharap yung taong 2021. Pero this time, ikaw na nakaupo dyan,
narito sa tahanan ng Panginoong Diyos. I-claim mo sa sarili mo, ako ay pinagpala. Salamat, Panginoon, dahil naharap ko yung taong 2021. Maraming tao namatay. Maraming tao nagbuhis ng buhay dahil sa pandemyang ito. Pero sa pagkakataong ito, let's not focus dun sa mahirap na sitwasyon sa buhay po natin. Bagkus mag-focus ka dun sa blessing na meron ka. Amen po ba? Sa pagkakataong ito, ang nais ko pong ibahagi sa inyo, ito ay challenge sa mga Kristiyano po. Maraming beses po tayo naghihintay, Lord, hanggang kailan matatapos na po ba yung pandemyang ito? Hanggang kailan po kami magsasakripisyo sa sitwasyon na ito? Pero this time, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, gawin po natin ang kalooban ng Diyos at matyaga po tayo maghintay. Amen po ba? Amen. Kailan maghintay lamang, Lord? Kailan matatapos nang hindi na po tayo kumikilos? Kailan matatapos yung mahirap na sitwasyon na ito sa aming bansa, sa buong mundo, nang hindi ka kumikilos, gumawa ka ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi, gawin ang kalooban ng Diyos at matyagang maghintay. Dalawang bagay po. Gumawa po tayo ayon sa kalooban ng Panginoon, magtyaga po tayong maghintay hanggang kailan matatapos yung pandemya na ito. Lahat po ng bagay ay may katapusan. Tama po ba? Bawat isa po sa atin, hindi habang buhay nandito. Lahat po tayo may patutunguhan. Wala pong tao, wala pong bagay yung mananatili. Lahat po ay matatapos. At naniniwala po ako na ang pandemyang ito matatapos din po. Sabi, naririnig po, 1 year pa daw, 1.5 years bago matapos, 2022 pa daw. Pero pag ang Diyos ang kumilos, lahat yan tapos. Amen po ba? Amen. Hindi kang isang Kristiyano, sabi po sa aklat ng awit, and let's read po yung Awit chapter 40 verses 1 to 8. Salitan po tayo magbasa. You can read naman po kasi naka-face mask po tayo. At ako po ang verse 1, kayo po ang verse 2. Ang sabi po dito, awit ng pagpupuri. Ito po ay sinulat ni Haring David. Awit ng kanta ni David upang awitin ng punong mga awit. Sa verse 1, sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghintay. Ang aking panagoy, kanyang pinakinggan. Hindi kayo po. Verse 3, isang bagong awit sa aki itinuro. Papuri sa Diyos, ang awit ng puso, matatakot ang bawat mga kasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Yahweh, aking Diyos, wala kang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap kung pangahasan kong sabihin ang lahat, nangangamba akong may makalimutan. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ng mga turo mo. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang sabi po dito sa aklat po ng awit, ito po ay sinulat ni Haring David at punong-puno po siya sa kanyang puso ng mga papuring alay para po sa Panginoong Diyos. So, ang paggawa po sa kalooban po ng Diyos ay madalas nangangahulugan na matyaga po tayong maghihintay. As we do yung God's will, Lord, ano ba ang kalooban mo para sa akin? Anong kalooban mo para sa aking pamilya? Matyaga po tayong naghihintay. Tama po ba? Ang isang taong may karamdaman, naghahangad siya ng kagalingan, pero naghihintay din siya na siya ay gumaling. Tayo rin po, maraming tao naghihintay, Lord, anong kalooban mo sa sitwasyon ng buong mundo? Bakit may ganitong pandemya? Tayo po ay matyagang naghihintay. Nihintay natin yung
may lumabas na ba na bakuna, may mga tao na ba na talagang totally dahil dun sa bakuna na yun ay gumaling at naging protektado na sila sa virus na yun. So sa paggawa po natin, sa kalooban ng Diyos, doon talaga itetest yung paghihintay ng bawat isa po sa atin. Habang tayo ay gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos, nandyan ka pa rin bilang isang Kristiyano na naghihintay. At habang tayo po ay naghihintay, minamahal po natin ang Diyos ng lubos. Amen po ba? At nakakapaglingkod din po tayo sa iba. Nasasabi po natin sa iba yung patungkol sa Kanya. As we wait sa ating pong Panginoon, lahat po ng mga Kristiyano, ang pinakang inaabangan nila, yung second coming of our Lord Jesus Christ. Maraming Kristiyano, Lord, dumating ka na nga para tapos na yung pandemya na ito. Maraming pong ganun. Pero sabi nga, ni isa man, wala nakakaalam ng araw, ng oras, ng pagdating ng Panginoon. Lahat po tayo naghihintay. Pero as we wait sa coming ng Panginoon, tayo po ay patuloy na gumagawa ayon sa Kanya pong kalooban. And nakikita natin, mas lalo nating minamahal ang Panginoon. Mas lalo nating napapatunayan yung kabutihan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. So ang maghintay po sa tulong ng Diyos ay hindi po madali. Ngunit si David po, nakatanggap po siya ng apat na benepisyo mula sa paghihintay. Yan, meron palang benefits yung paghihintay. Sino po dito yung talagang meron siyang talent na maghintay? Taas po yung kamay. Ako po talaga, minsan, yun yung pinakang talent ko, paghintay. Yan, minsan... Kasi nung pandemya, lahat po tayo nagkaroon ng crisis, di ba? Yung iba, nagkaroon ng mga kung ano-anong negosyo, nag-sideline, ganito-ganyan. Ako rin po, nagganon din po, hindi nyo lang siguro nakikita. Ako po ay nag-deliver kung saan-saan. Inaabot po ako ng 30 minutes sa paghihintay, minsan 1 hour. Yung 1 hour na yon, umaalis na po ako kasi sobrang tagal na eh. Yun yung pinakang talent ko, maghintay. Maghintay na maghintay. Bawat isa po sa atin, maybe may ganun. Siguro yung iba, hindi nila talent yun. Aalis na sila. Diba? Kahit sa pila po, diba? Pag nakita mong napakahaba ng pila, lahat po ngayon may pila eh. Kahit pupunta ka sa mall, sa mga supermarket, sa palengke, lahat pila na po. Napakaano yung pila ngayon. So pag hindi mo kaya maghintay, umuwi ka na lang. So yung mga walang talent maghintay, ganun po, diba? Pero meron po palang benefits yung paghihintay. Si Haring David ay naranasan yung apat na benepisyo na ito sa paghihintay. Unang bagay, inalis siya ng Diyos sa kawalan ng pag-asa. Diba? Yung mga tao na sumusuko na sa paghihintay, wala na silang pag-asa eh. Pero si David, yung benefits na nakuha niya mula sa Diyos, ano po, inalis siya dun sa kawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, inilagay si David na palaging merong pag-asa. Pangalawang bagay, itinakda po ng Diyos yung kanyang paa sa matigas na lupa. Si Haring David ay inilagay ng Panginoong Diyos dun sa matigas na lupa. Ibig sabihin, dun sa solid ground na tinatawag. Ano man yung unos, ano man yung daranasin, nakastand siya dun. Ibig sabihin, walang pwedeng gumalaw, hindi siya maano. Pangatlo, pinagtibay siya ng Diyos habang naglalakad sa kanya pong buhay. Bawat isa po sa atin, naglalakad din po sa ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Pero ang ginawa ng Diyos sa kanya habang naghihintay, pinagtibay. Inisteady siya ng Panginoong Diyos. Pang-apat po, ang Diyos po ay naglagay ng isang bagong kanta sa kanyang bibig. Yan, mga awid po itong si David at magaling din po siya sa instrument. Ayun po yung ginawa sa kanya ng Panginoon habang siya ay naghihintay sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanya pong buhay. Binigyan siya ng bagong awit ng Panginoong Diyos. So ano po ba ang dapat nating gawin habang tayo po ay gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos? Sabihin niyo, teacher, hindi ko alam ang kalooban ng Diyos eh. Basahin niyo po ang Biblia. Tayo po ay nasa month of January. Marami pong Kristiyano nag-i-start ng pagbabasa sa Genesis. Hanggang matapos yung taong 2021, mababasa nila yung buong Biblia. So ito po ay challenge muli sa bawat isa po sa atin.
Kung hindi nyo alam ang kalooban ng Panginoon sa buhay po natin, salita ng Diyos yung maghahayag. Umpisan po natin sa aklat po ng Genesis. So ano po ang gagawin natin habang tayo po ay gumagawa sa kalooban ng Diyos? Unang bagay, maghintay po tayo ng buong tiyaga. Habang tayo ay gumagawa para sa Panginoong Diyos, para sa ating pamilya, ano yung sitwasyon na meron po tayo sa ating bansa, maghintay po tayo ng buong tiyaga. Sa ating sitwasyon, ang hirap naman ang sitwasyon ng pamilya ko, kailan kaya uulan, kailan kaya para magiging stable, maghintay ka ng buong tiyaga. Pag sinabing tiyaga, dapat nandun pa rin yung perseverance ng paghihintay po natin. Sabi dun sa verses 1 to 3, sabi po dito, basahin ko po sa inyo yung verse 1, sa Diyos na si Yahweh, matiyagang naghintay, ang aking panaghoy kanyang pinakinggan. Iyon yung puso ni Haring David. Matiyaga siyang naghintay. At sabi dito, ang kanyang panaghoy, ibig sabihin yung iyak, yung talagang puso ni Haring David, ibinigay niya sa Panginoon, pinakinggan ni Yahweh. At makikita natin dito, ang paghihintay po sa Panginoon, yung pinakang ninanais ng bawat anak ng Diyos. Bawat isa po sa atin, ito yung pinakang pinananambikan, ngunit ang salitang buong tiyaga ay isang hamon sa bawat isa sa atin. Pag sinabing buong tiyaga, talagang itetest yung sarili mo kung talagang iintay mo ba talaga yung pagdating ng Panginoong Diyos sa buhay mo. Iintay mo ba talaga na ang Diyos yung kumilos sa buhay mo. Naway sa mga sitwasyon po natin, sa panahon natin, patuloy po nating asamin yung katiyagaan sa paghihintay sa ating Panginoon habang gumagawa sa kanyang kalooban. Ito po yung ninanais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Naway kayanin po ng bawat isa. Amen po ba? Sabihin nyo nga po, kayang-kaya. Yan, kayang-kaya po ha. Kahit na anuman yung dumating na pagsubok sa buhay natin ngayong 2021, sabihin nyo po ulit, kayang-kaya. Ayan, so, bawat isang pamilya, magtulungan. Amen po ba? At pinakamahalaga, isik nyo po ang Panginoon sa buhay po ninyo. Amen po? Sa inyo pong pamilya. Pangalawa, matiyaga po tayong sumunod at maglingkod sa Kanya. Sabi dun sa verse 4 hanggang verse 6. Sabi dito sa 4, mapalad ang taong kay Yahweh tiwala at sa Diyos-Diyos ay hindi dumadapa, hindi sumasama sa mga nananambahan, sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Yahweh aking Diyos, wala kang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap, kung pangahasan kong sabihin ang lahat, nangangamba akong may makalimutan. Ang mga pangalay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin. Handog na sinusunog at mga kaloob, hindi mo na naisin. Upang salay iyong patawarin, sa halipang iyong kaloob sa akin ay pandinig ko upang ika'y dinggin. So matiyaga po nating sundin at maglingkod sa ating Panginoong Diyos this year 2021. So sa pagkakataon po na ito, bawat isa sa atin ay nagtitiwala po sa ating Diyos. Ito po yung dahilan kung bakit ka sumusunod at naglilingkod sa Kanya sa ngayon, dahil ikaw ay may tiwala sa iyong Diyos na pinaglilingkuran. Amen po ba? Dahil meron kang tiwala sa Diyos, kaya ka sumusunod. Amen po? Bakit po tayo nandito sa loob ng simbahan? Kasi meron tayong tiwala sa Panginoon. Di ba? Maraming magsasabi, ba't ka nagsisimba? May pandemya pa, may virus pa. Anong gagawin mo doon? Maraming tao, question mark. Di ba? Sisimba-simba pa kayo. May virus pa, hindi pa nawawala yung virus. Pero dahil tayo po ay sumusunod sa Panginoon, kasi meron tayong tiwala. Amen po ba? That God will protect us. Ang Diyos magbibigay ng safety sa bawat isa po sa atin. Si David po ay nasa panahon po ng pagsasakripisyo ng mga hayo sa tabernakulo na nakagawi ang gawing ritual. At that time sa Old Testament, they do yung giving yung mga offering, yung pagsusunog ng mga sakripisyo po sa panahon po nila. Ngunit sinabi po ni David na walang kabuluhan ang sakripisyo na ito maliban na ito'y gawin ng ayon sa tamang dahilan. Ibig sabihin, kung titingnan ni David yung ginagawang pagsasakripisyo ng mga tao nung panahon na sa tabernakulo, ginagawa nila yon ng may ibang intensyon, ito po ay parang walang kabuluhan. Kahit po sa bawat isa sa atin, tayo po ay nagsisimba.
nag-o-offering sa Panginoong Diyos, nagko-communion. Kung ginagawa natin iyon para sa sarili natin, walang kabuluhan. Amen po ba? Bakit po natin ginagawang magsimba? Para kay pastor? Para sa mga leader? Hindi po. Para sa Panginoon. Lahat ng ginagawa nating pagsasakripisyo, dapat ito ay tama. Dapat makabuluhan na tatawagin. Si Haring David, sinabi niya, lahat ng sakripisyo na iyon, kung ginagawa lamang para sa kanilang sarili, ito po ay walang kabuluhan. So sa pag-attend, even sa pag-attend sa church, kung gagawin lamang ito para sa sarili, para makita yung mga members, ito po ay walang kabuluhan. Pero pag ginagawa mo ito para sa Panginoon, ito po ay may kabuluhan sa mata ng Diyos. Amen po ba? Tayo rin po ay may ganitong tradisyon na tinatawag. Kanina nga yung binanggit ko, di ba? Katulad ng mga ganito pong gawain, ito'y walang kabuluhan kung ginagawa natin para sa ating pansarili lamang. So ayaw po ng ating Diyos yung ganitong sakripisyo. Ayaw niya ng mga handog. Halimbawa, nag-offering ka para to sa aking sarili. Para someday, pagpapalain ako ng Panginoon, mali po. Gawin mo iyon bilang pagsunod. Gawin mo iyon kasi may tiwala ka sa Diyos. Para ito ay hindi ituring na walang kabuluhan. Ang sabi po ni Samuel sa kanyang aklat sa 1 Samuel 15:22, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Dalawang bagay yung binigyan din ni Samuel. Unang bagay, ang sabi niya dito, napakahalaga ng pagsunod sa Panginoon. Pangalawang bagay, napakahalaga ng paikinig. Pag sinabing paikinig, makinig ka sa salita ng Diyos. Pagsunod at saka paikinig, yun yung binigyan din ni Samuel. Hindi niya binigyan din yung paghandog, yung sakripisyo. Di ba? Kahit anong ihandog mo sa Panginoon, matabang guya pa yan. Kung hindi ka marunong sumunod, kung hindi ka marunong makinig sa salita ng Diyos, walang kabuluhan. Makikita po natin dito na mas mainam ang ating pagsunod kaysa sa iyong sakripisyo. Nais ng Diyos na ibigay natin sa Kanya ang pagsunod at habang buhay na paglilingkod na hangad niya mula sa iyo. Pagsunod at saka yung paglilingkod na habang buhay. Maraming Kristiyano ang sabi, hanggang kailan ako maglilingkod sa Panginoon? Maraming matatanda, sabi rin po, tapos na ako maglingkod sa Panginoon? Wala na akong lakas eh. Pero malinaw sinabi dito, habang buhay na paglilingkod ang nais ng Diyos. Amen po ba? Habang may lakas po tayo. Amen po ba? Mas maiging mamatay ka sa loob ng simbahan nang wala kang lakas. Binigay mo sa Panginoon. Amen po? So sa buhay natin bilang isang Kristiyano, pagsunod sa Panginoon, pakikinig, at yung paglilingkod na meron po tayo. Huwag mo nating lilimitahan. Hanggang dito lang ako sa age, mga 40, baka hindi ko na kayang maglingkod sa Panginoon. Sumasakit na yung mga buto-buto, yung mga kasukasuan. Hindi po. Habang buhay, habang meron kang lakas, ang paglilingkod sa Panginoon, ang pagsunod sa Kanya, gawin po natin. At pangatlong bagay, magalak po tayo habang gumagawa sa loob niya. Kapag ka meron tayong isang bagay na gustong-gustong gawin, tayo po ay masaya. Tama po ba? Halimbawa, meron kang kinahihiligang bagay. Magaling ka sa art. Pag gustong-gusto mo yung isang bagay, makikita yung ngiti sa'yo. Tama po? Pero pag hindi mo gusto, makikita yung lungkot sa iyo. Sa ating pong mga Kristiyano, kapag ikaw ay gumagawa sa kalooban ng Diyos, dapat gawin mo ito ng buong galak. Merong ngiti. Pati nga pa na smile niya. Nakikita po yung smile sa mata eh. Di ba? Gumagana, no? Nagpapakit yung mga mata. Hindi na nakikita yung labi, pero yung mata, makikita mo, nakangiti, di ba? Isa pa po, patingin po ng smile. Ayan, ang mga mata na ang nag-i-smile, hindi na yung ating mga labi. So nawa, tayo po ay gumawa
sa kalooban ng Diyos ang buong galak sa taong ito. Sinabi po sa kanilang John 4:34, ang pagkain ko ito pa rin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Malinaw para sa ating pong Panginoong Jesucristo, ang sabi niya dito, tutuparin yung kalooban ng nagsugo sa kanya, ang ating pong Panginoong Diyos, at tapusin yung ipinapagawa sa akin. Ang Panginoong Diyos yung nagbigay ng halimbawa na tinapos niya, ano yung nais na ipagawa sa kanya ng ating pong Diyos. Nagpapakita po ito na ang ating Panginoong Jesus ay nagagalak na sundin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, naway ang galak na mayroon si Jesus ay maging galak natin sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kung paanong si Jesucristo merong galak, mula sa langit, bumaba siya, di ba, para sa atin, namatay sa krus, wala pong masisiyan, wala pong magkakaroon ng galak na mamatay ka sa krus para sa kasalanan ng iba. Pero ang ating Panginoong Diyos, buong galak, ginawa niyang sumunod para sa kalooban ng Diyos. Nawa tayo rin po makita yung galak sa atin habang tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At sabi sa John 5:30, wala ako magagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At sa Hebrews 10:10, dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsan ng paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Ito po ay makikita nating halimbawang ginawa ni Kristo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama nang merong kagalakan. Tinapos niya yung lahat at yung paghahandog na ginawa niya, ito po ay ano po, minsanan lang. Paghahandog na sapat na para sa lahat. Meron po bang sakripisyo na ginagawa natin para sa ating pamilya, para sa simbahan, para sa mga tao na sa paligid po natin na sapat na? Hindi po, wala po, di ba? Minsan, yung ginagawa nating sakripisyo, madalas kulang. Amen po? Sa mga magulang, nag-sacrifice ka para sa iyong mga anak, pero makakarinig ka pa rin ng pagre-reklamo. Diba? Parang hindi sapat yung ginawa mong sakripisyo. Even sa mga anak, nagsasacrifice din sila para sa kanilang pamilya. Pero at the end, maririnig mong nagre-reklamo pa rin. Ibig sabihin dito, anumang gawin nating sakripisyo para sa iba, para sa tao, ito po ay hindi magiging sapat. Kasi ang tao, walang kakontentuhan. Binigyan ka, halimbawa, binigyan ka ng cellphone. Masusunod, masahangarin mong magkaroon ng, ano po? Rep? Washing machine? Laptop, di ba? Yun na yung hahangarin mo. Binigyan ka ng maliit, pero mas gugustuhin mo naman yung malaki. Ibig sabihin, walang kakontentuhan. Ano man yung ginagawa mong sakripisyo para sa tao, ito po ay hindi magiging sapat. Pero ang ginawa ni Jesucristong sakripisyo para sa ating lahat, ito po ay sapat na. Kaya hindi niyo po kailangan magsakripisyo. Diba? Marami pong nagsasakripisyo para sa mga Diyos-Diyosan, mga ribulto. Pero ito po ay malinaw na sinasabi sa Biblia, ayaw ng Panginoon sapagkat walang ibang Diyos kundi siya lamang. Sapat na yung sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Saan po yung mga taong nagtitipon na mga nakaraan lang? Sa Quiapo po, di ba? Dagsa yung tao. Walang social distancing. Dikit-dikit. Hindi mahulugan ng karayom yung mga tao na yon. Yung sakripisyo na ginagawa nila, ito po ay hindi tama. Sapagkat Diyos-Diyosan, gawang tao, yung kanilang sinasamba. Kahit nasa loob ka ng tahanan mo, pag nakita ng Diyos yung tamang motibo sa puso mo, sa iyong panalangin, ito po ay papakinggan. Amen po ba? Hindi mo kailangan pumunta doon, sumamba sa mga malalaking ribulto. Sapagkat ito ay likha lamang ng tao.
Sino po ang lumikha sa tao? Ang Diyos. Sa pagkakataong po na ito, na matandaan po natin ang ginawang sakripisyo ni Yesu Kristo para sa akin, para sa lahat, sapat na. Sabi niyo nga po, sapat na. Amen po? Ang pag-ibig ng Diyos, sapat na. Sapat na po yung pag-ibig. Diba? Minsan maraming kabataan, maraming mga magulang naghahanap ng pag-ibig. Ang tanong ko po sa inyo, natanggap niyo po ba yung pag-ibig ng Diyos? Kung ito ay natanggap ninyo, sapat na po iyon. Amen po ba? Hindi ka man mabigyan ng bulaklak ng asawa mo, ng girlfriend mo, ng boyfriend mo. Hindi po kailangan yun. Sapat na po ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? So sa bawat sakripisyo na gagawin po natin, mas mainam gawin po natin para sa Panginoon. Sapagkat ito ay sapat para sa Kanya. Tandaan niyo po, pag nagsakripisyo ka sa tao, hindi po ito magiging sapat kailanman. Pero pag nagsakripisyo ka para sa Panginoong Diyos, tatanggapin niya ito ng buong buo. Amen po ba? Sa taong 2021, tandaan niyo po, lagi po ang pag-ibig ng Diyos sapat sa bawat isa po sa atin. Kaya habang tayo ay gumagawa sa kalooban ng Panginoong Diyos, maghintay po tayo. Gumawa po tayo. At para sa ating conclusion, mga minamahal kong kapatid, ang panahon para po tayo ay magpatuloy na gawin ang kalooban ng Diyos, sapagkat di natin alam ang oras niyang araw ng kanyang pagbalik. Naway matagpuan niya po tayong gumagawa at sumusunod sa kanya lamang. Tandaan po natin, maghintay po tayo ng buong tiyaga. Tandaan niyo po yun ha, yung kahalagahan ng paghihintay sa lahat ng bagay, lalo na ang pagdating ng Panginoon. Pangalawa, matyaga po tayong sumunod at maglingkod sa Kanya. Sumunod po tayo sa Panginoon, maglingkod po tayo ng buong tiyaga. At pangatlo, magalak ka habang gumagawa sa kalooban niya. Amen po, purihin po ang ating pong Diyos. Tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay buong puso nagpapasalamat sa araw po na ito. Salamat o Diyos sa kabutihan mo. Salamat o Diyos sa patuloy na paggabay sa bawat isa po sa amin. Lord, sa taong nakalipas na 2020, marami po kaming napatunayan. Marami kaming nalaman na Ikaw ay Diyos na hindi nangiiwan sa bawat isa po sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat dahil patuloy mong pinaparanas po sa amin ang kapayapaan. Salamat dahil meron kaming kagalakan sa kabila ng mga pagsubok na meron ng bawat isa po sa amin. Panginoong Diyos, sa buhay ng bawat isa po sa amin, Lord God, patuloy ka naming pupurihin. Katulad ni Haring David, Panginoong Diyos, siya po ay patuloy na umaawit sa iyo. Anuman, Panginoong Diyos, ang aming pong kakaharapin sa taong 2021, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na ang lahat ng ito ay may katapusan. Ang lahat ng paghihirap na ito ay merong katapusan, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, ng karamdaman na meron ng bawat isa, Panginoon, merong katapusan, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God, minsan pa, ipuhin mo yung puso ng bawat iyong anak na narito, Lord God. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magbalik sa kanila ng init ng iyong pag-ibig, Panginoon. Nawa ay patuloy kaming gumawa ayon sa iyong kalooban at matyaga kami maghintay, Panginoon, sa iyong pagbabalik, Panginoong Diyos. Salamat sa pagkakataong ito, Lord, na patunayan namin na walang ibang Diyos kundi Ikaw lamang, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, Lord God. Patuloy ka naming pupurihin. Patuloy ka naming sasambahin sa aming pong kalagitnaan. Sa iyo po namin ipinabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at parangalay sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Yeah,
manatili po tayong nakatayo. Minsan pa po nating palakpakan ng ating Diyos na buhay sa mensahe po na hamon po sa bawat isa sa atin. At alam niyo po ba, yung pagiging matyaga ay isa sa bunga ng banal na spirito? Amen. Kaya kung kayo po ay merong katiyagaan, ibig sabihin po, the fruit of the Holy Spirit is in you. Amen po. Amen. At sa ngayon po, bago po tayo mag-offering, manalangin po muna tayo. Tuwagan ko po Sister Nonita to pray for our offering. Salamat sa mga mensahe na ipinakaloob sa amin ng isang minister namin na si Piperne, O Lord. Patuloy kami, O Lord, sumasampalataya sa iyo ng buong puso, ng katapatan, O Lord. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming gabay sa buhay namin. Lord, maraming salamat, O Lord, na kami po, O Lord, ay matulungan mo na maging matuwid kami sa iyo. At kami po, O Lord, tulungan mo na magsunod sa iyo, maglilingkod sa iyo, O Lord. Marunong kami, O Lord, maghintay at magtiyaga, O Lord, para sa kabutihan ng aming mga buhay, O Lord, kung ayon sa iyong kalooban, O Lord. Lord, maraming salamat, O Lord, at Lord, panalangin din namin, O Lord, ang aming mga offering. Ikaw na, Lord, ang bahala. Magpalago nito para sa pagpalago ng aming iglesia na magamit, O Lord, ito sa aming mga minister o kung ano man, Lord, ng kakayanan nito. Ikaw na, Lord, bahala magpapala nito. Lalo na, Lord, sa aming mga buhay na kami po, Lord, ay nakaranas ng mga pagsubok sa aming mga buhay. Kahirapan, O Lord. Pero napapasalamat kami, O Lord, na ikaw pa rin, O Lord, ang aming takbuhan. Hindi mo kami, O Lord, iniiwan at hindi mo kami, O Lord, pinapabayaan. Maraming salamat, O Lord, na sa offering na ito, O Lord, ay ito ay maging makatulong, O Lord, sa bawat individual na mga gamitin para sa aming mga ministry sa church na ito, O Lord. Pagpalain mo, O Lord, ang aming mga missionary, sila Pastor Kim, sa Monim, sa aming ministry dito, O Lord, si Teacher Biblis, Teacher Wing, O Lord, na sila ang nakalingkod dito. Patuloy kami, O Lord, magsasamba sa iyo sa buong puso namin, O Lord. Ikaw, O Lord, ang masunod at hindi sa aming kalooban. Ito, O Lord, ang lahat ng papuri at pasalamat, O Lord, ay binabalik namin sa iyo para sa kaluwalhatian mo, O Lord, sa kinarian sa langit. Maraming salamat, O Lord. Ito ang aming pinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thanks.
Pare na po tayong makaupo at tayo po ay dumako po sa ating some announcement. Ayan po. So let's paki-show po yung ating announcement. Ayan po, number one sa ating announcement, nababasa po ba? Reading the book of Proverbs. So, each family po, starting po yung kailan? Tomorrow. Starting tomorrow po, we will start ng reading the book of Proverbs. So, bawat family natin, walang excluded, kahit po bata, yung mga preschool natin na marunong magbasa, ay isama po natin sa ating Bible reading tomorrow. So, paano po yung mangyayari niyan? Bali, yung bawat family, pipili po kayo kung ano po yung kaya ninyo. Pwedeng 10 verse muna, continually. So, ibig sabihin, first day, halimbawa bukas, verse 1 to 10. And then the other day, 11 to 20 onward, hanggang matapos. Kung talagang mahirap. So, ang gagawin natin, para po talagang makapagbasa yung lahat ng family member, mag-level down po tayo. Kasi kung tayong matanda, gusto natin mas marami. Mas mabilis. Pero para po sa mga mas younger po na family member natin, sa tingin ko po, you can try po ng 10 verse. Pero kung wala naman pong bata sa member ninyo, mga elementary na tapos, mga grade 7 pataas, you can do po ng 1 chapter a day. So dalawa lang po yung option natin. 10 verse every day hanggang matapos or 1 chapter a day. So, yun po yung gagawin natin this time. And after po, ano po gagawin? Hindi ko po mabasa. Dito na lang po ako. So, after po nun, pwede po tayong, sabi niyo, number two, all the family members gather together at the assigned time. So, mamimili kayo ng oras. Dapat sa oras na yun, stick po kayo. Hindi yung, kailangan magtapos na kasi magluluto. Kailangan po yung piliin nating oras, yun talagang free na po kayo, walang gagawin. Sa aking family, kasi I already finished na po yan. Kasi before po sa inyo, kami po muna ni Minister Beverly, family nila Pastor Kim, ginawa na po and finished na po kami. So ang ginawa po namin ay 10 ng gabi. So ibig sabihin nun, bago mag-10, nakaurong na rin po ako. Actually, nakalatag na yung higaan para hindi po ako nagmamadali. Pero mas maganda po, hindi rin matagal kasi yung mga bata naiinip. So dapat po yung time ninyo talagang yung time na hindi po kayo nagmamadali. Na kailangan bilisan mo, ganyan. So talaga dapat free time at sana yung reading Proverbs nyo is family time, quality time po. Subukan po natin. Parang yun yung bonding time po natin. And then pangatlo, after po ninyong basahin ng mga family member, they can share po ng kahit isang verse na napili nila and they can share. Diba po, napili nyo, verse 2, bakit yun yung napili mo? Kahit bata, isali po natin. I-accept natin kung ano po yung understanding nila doon. And then kung may correction, let's correct it ng tama po para po sa kanila. So mas maganda po mag-share. And then pang-apat po, after nating napili, i-share po natin yun. And after po nun ay pang-5, pray po tayo. You can ask yung prayer request nila and pray together. Sa family nila, Pastor Kim, maganda po yung sa kanila yung pagka si Mao, si Suji, si Tay, after nila po ng kanilang reading ng Proverbs, yung dalawang anak daw po niya, I can pray po para sa others, not for themselves, para po matrain sila. So yun na isang bagay na maganda din po, na magde-designate na lang po tayo kung sino yung pwedeng ipag-pray ng ating mga anak para matuto silang hindi tanggap ng tanggap. Para iba naman po yung i-bless po nila. So any question po, kailan po ito mag-start? Tomorrow. So hindi po kayo dapat mas marami sa chapter 1. Dapat po meron tayong pagkakaisa. Then, hindi po mahalaga kung sino nahuli, sino nauna. Pinakamahalaga, faithfully, matapos po natin. Amen po. So from tomorrow po, and then from Korea po, I think waiting po, may pinagawa po silang book po na Proverbs lang. Pero hindi ko pa alam kung English po ito or Tagalog. Kapag dumating na po ito dito sa atin, didistribute po na ang ating church ito sa bawat isang family member po ng inyong pamilya. Kung 10 kayo sa pamilya, you can receive 10. Kung 20, 20. So individually, bawat family member ay tatanggap po. Pero habang wala pa yung book po ng Proverbs, you can use po ng inyong sariling Bible muna. And kapag dumating po, you can use po sa inyong family. So, okay po doon. So, starting tomorrow po tayo dito. And the next announcement.
Tingnan po natin. Pangalawang announcement po ay, yan, paalala lang po ito, palagi nating isuot yung ating mask and face shield po sa ating protection during worship. So marami po, no, wala, no, alam ko po hindi po tayo komportable, especially pag MC po kami dito or nakatayo sa harapan. Minsan it's either of two na lang po yung gagamitin namin kasi talagang mahirap po na kumilos. Pero habang nakaupo po tayo during worship, para po sa inyong protection, sana po pakisuot. And then yung wala pa pong natanggap na face shield last Sunday, our church po may ibibigay pong free na face shield po bago po umuwi, pakikuha na lang po ng isa. And then, yung 37.6 below po dapat yung temperature. Kanina, si Sister Seperina, kasi malayo siya bumiyahe. So, pero pasok pa din naman siya, pero almost 1 to 2 point na lang. Pero nagpahinga siya ng konti, so nag-level down. Kasi minsan, pagod lang po tayo, or bumabiya, o minsan naiinitan. Kagaya ko, naglakad ako from Oliveros dito, kaya niloko ko si Bianca. Pag ano ba ako, bababa ako? Yeah, minsan po may ganong cases. Di ba pag pumasok kayo ng mga grocery, supermarket, minsan mataas po yung anong temperature kasi mainit. So paghihintayin kayo saglit ng guard. Tapos maya-maya konti, nagiging normal na po yung temperature. Parang ganon din po sa atin. Para po ito sa protection po ng lahat. And number 3 po sa ating announcement, either face-to-face worship or online worship, worship God in the available way in your situation. So, halimbawa talaga hindi nyo kayang pumunta ng church in many, may dahilan, sana po kahit nasa bahay kayo, mag-online worship po kayo. Naka-live Zoom po tayo. So, lahat po tayo dito, lahat ng program ay naka-join po yung ating missionary, si Pastor Kim and Samuel at yung family niya, kahit na sila ay nasa Korea. Ganun din po sa atin. Kaya yung mga anak natin, di ba, hindi pa muna natin maisama, encourage them na mag-join pa din po through Zoom po sa ating worship po. So, anything po? So, wala na po yatang announcement. Okay na po, no? And, tapos, yung mga chair daw po, sabi ni Sister Bianca, dyan na lang daw po, remain, and then, i-ano na lang po yan mamaya. Tawag dito, ang tawag din na, sterilize, sabi ko. Yan. I-ano na lang yan. I-disinfect na lang po yan mamaya. So, stay na lang po yung mga upuan natin. Dyan, tingnan po natin sa likod. Mostly po, puno tayo, di ba? So, let's thank God naman po, palakpakan natin ng Diyos. Na pinupuno ng Diyos ang bawat sulok na ng ating church. So, dyan na lang po yan. So, bahala na po kami na mag-disinfect po ng inyong mga chair. So, that's all po sa ating announcement. So, wala na po, no? So, tayo pong lahat ay tumayo at tayo pa umawit ng The Lord's Prayer Song and ano po? Ay, sorry, may congregational prayer statement pa po pala. Sorry. Sige po, let's recite this one. Let's recite together habang nakatayo po tayo. Wait po ah. Sige po, let's start. Sensya na po kayo, hindi ko po talaga mabasa. Sige, let's start po. Number one, 1, 2, 3, go. Panginoon, ikaw po ang maghari sa aming bansa, lalo na sa mga pinuno at nangunguna sa amin. Bigyan mo po sila ng karunungan at tunay na pananampalataya sa iyo upang maging halimbawa sila sa kanilang nasasakupan. Ikaw po ang maihayag sa bawat sulok ng bansang Pilipinas. Amen. Then pangalawa po, aming Ama, sa inyong pangalan, ipinagkakatiwala namin ang solusyon sa pandemic na ito. Naway ilumin mo ang bawat may karamdamang pisikal at spiritual sa mga panahong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, idinadalangin po namin sa inyo ang pamilya ng mga G&PC members. Patuloy mo po na pag-arian ang bawat tahanan at buksan ang mga mata ng pananampalataya upang makita ang inyong kalooban sa bawat araw. Amen. Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang bawat gawain ng aming simbahan. Naway patuloy na maranasan ang iyong presensya at katagumpayan upang mapalaganap ang inyong kaharian. Amen. Panginoong Jesus, salamat po sa buhay ng aming misyonero at mga minister dahil ikaw, O Diyos, ang kanilang lakas.
Patuloy mo po silang pangunahan sa bawat buwain na ipinagtatiwala sa kanila at naway patuloy silang kumilos ayon sa inyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So let's remain standing po and let's sing together. And by live Zoom po natin, our senior pastor will give ng benediction. Good worship. God with us, thank you for accepting our worship. Protect all G&PC members from and everything evil for all the week, and give me the finance I need. You. Please always accompany you. May the grace, Lord Jesus Christ, and the love of God, Paris, Holy Spirit. We all G&PC members and grace fishers have answered. Amen. Amen. Sa likod, yan. Kawayan po natin yung ating senior pastor at saka sila sa Amonim at yung kanilang buong pamilya. So yan po. God bless po everyone. And nawa po ay maging malusog, malakas, at tayo po ay magtagumpay sa atin pong araw-araw na buhay. So glory to God po sa buhay po ng bawat isa. Happy New Year, everyone! Happy New Year, everyone! God bless the Lord. God bless you. Happy New Year. Bye-bye. Bye-bye. So bye-bye. Ingat po kayo dyan. Kayo din po, ingat. Ingat kayo dyan sa Amonim. Yes, sige, ikaw din ha. Bye-bye. Opo. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you. Open the eyes and cry. No one like you. Be seen. No one like you. Out of the ashes to rise. So